Hi guys! Day 11 na ng quarantine ko. 3 more days to go at makikita ko na yung maganda kong asawa at mga guwapo kong mga anak. And super excited na ako buwi. Pero at the same time, I'm making the most out of my quarantine. Tinatry ko mas magkaroon ng deeper connection sa Panginoon natin. Thanking Him sa lahat ng mga nangyayari, whether it's good thing or a bad thing. Sobrang blessed and thankful na asymptomatic tayo. Ayun. Tsaka, first of all, gusto ko rin magpasalamat po sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nagdasal for me, for my family. As promised, papakita ko po sa inyo a day in my life sa quarantine. Unang-una, coffee is life. Then, devotion, quiet time. Kailangan natin mag-exercise dito habang na-quarantine para yung immune system natin mas lalong lumakas. Yan guys, exercise tayo. Samahan niyo po ako. Tara! Come on guys, no pain, no gain. Palakasin natin ang immune system natin. Palakasin natin ang mga katawan natin. Yun lang ang panglaban natin sa virus na to. Kaya kahit mahawa kayo, asymptomatic lang. Let's go! Kung mahal niyo ang sarili niyo, kung mahal niyo ang pamilya niyo, come on. Let's work out. I just finished my 30-minute high-intensity interval training workout. Masarap lang pakiramdam na naka-workout kahit na naka-quarantine. Whew! Nakakagutom. So, after this, mag-cool down lang ako. Then, kakain tayo. First meal of the day ko. Lunch na ako kakain. Time check muna, time check. It's already almost 12 o'clock. Ito pa yung first meal of the day ko. Kailangan healthy tayo para maging malusog dito sa quarantine. Kain na ang apple. Thank you again to Golden Harvest sa pagpadala nyo dito sa mga fresh strawberries, bananas and apples. Ready to eat! Lagyan ko ng Greek yogurt and milk. Ayan. Sarap. So, syempre, daily routine namin, ka-FaceTime ko ang napakaganda kong asawa. Na-miss na miss ko na. Hi! Anong message mo sa akin, love? I love you. Uwi ka na. Uwi I'm sorry. Tapatulog yung asawa ko na. Ayun, no? Ayun. Na-miss ko na itong mga budgets. Love you. Love you. Okay. Love you. Love you. Love you. Ayun, so aside kay Lord, unang-una si Lord, sila Lara, sila Noah, pamilya ko, yun na nagpapalakas sa akin. Nakakamiss talaga yung mga kids, but ginagawa ko talaga to as a responsible person at para sa kanila.
kahit di ko talaga alam, di ba, kung positive talaga or negative. Basta as long as nag-quarantine ako, di nakakalat yung virus. Let's be responsible. So, time check is already 8 p.m. I just finished dinner. Naligod na rin po rito ako. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang mga realization ko habang naka-quarantine po ako. Yung mga nangyari sa akin, I think is molding me to be a better person. Yes, ako lang po mag-isa ngayon, pero I don't feel lonely because I'm 100% sure na the Lord our God is with me. Bago po ako mag-good night, bago ako matulog, gusto ko lang po sabihin na trust in the Lord no matter what. Trust in Him kahit na maganda yung situation, kahit na pangit yung situation. Kung ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, I want you guys to be encouraged. Kasi sigurado po ako na God is in control. Malalampasan po natin lahat ng ito. Trust in God no matter what our situation is. Tiwala tayo sa Kanya. Alam po niya lahat ng mangyayari. God is good. I wanna thank Him na asymptomatic lang po ako. Thank you so much sa Kanyang never-ending promise and never-ending faithfulness. Thank you. And sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa channel namin, please do subscribe to our channel, hit on the notification bell, and follow us on Instagram. Ang gabi na lang po at nakikita na kami ni Lara. Miss you guys, and I love you so much. Thank you again for praying with me. Thank you again for praying for me also. God bless you and see you guys on our next vlog.